Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Hindi ko po alam kung kayo ay nakapaglaro nung kayo ay bata, no, ng tinatawag nating langit-lupa. Ito po ay larong pambata na kapag ikaw ay nasa lupa, pwede kang tayain. Pero pag ikaw ay nasa langit, hindi ka pwedeng hawakan. Kailangan ikaw muna ay bababa. Ikaw ay nasa langit kapag ikaw ay medyo nasa elevated na lugar. Pero kapag nakalapat ang iyong paa sa patag, ikaw ay nasa lupa. Mga kapatid, sa umagang ito, may dalawang contrast na binabanggit ang Ebanghelyo. Ang langit at ang lupa. At ang sinasabi kapag ikaw ay nasa langit, ikaw ay dakila. Pero kapag ikaw ay nasa lupa, ang mga sinasabi mo lamang at sinasalita ay mga bagay tungkol sa lupa. Mga bagay na nasa lupa. Kaya ang tanong sa atin mga kapatid sa umagang ito, ano-ano yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin? Ano-ano yung mga bagay na isinasabuhay natin? Ito ba yung mga bagay na makalangit o mga bagay na makalupa? Ano ba yung mga bagay na makalangit? Ito yung paglilingkod sa Diyos, pagdarasal, pagtulong sa kapwa, pagsisikap na baguhin ang ating mga sarili. Ito po yung mga bagay na makalangit. Yung alam mong ikaw ay nagkakaroon ng mas malalim na personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yun namang mga bagay na makalupa, ay di ito yung pag ang ating focus lagi ay material na bagay, yung tawag ng laman, kung ano yung makabubuti lagi sa katawan, kung ano lagi yung makasarili, kung tutuusin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ang hamon sa atin, kung gusto nating mas mapalapit sa Diyos, pagtuunan natin ng pansin ang bagay na makalangit, sapagkat naroon ang Diyos. Pero kung gusto natin ay manatili sa lupa at pagtuunan ang mga bagay na makamundo, hanggang doon na lamang tayo. Ang sabi nga ay, hanggang doon na lamang ang ating sasalitain at ipapahayag sa mundo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng misa, ito ang ating hiling sa Diyos. Na sana matuto tayong pahalagahan ang mga bagay na makalangit. Oo, minsan tayo tinatawag ng mundo, tayo napapaulaol, sabi nga ng Batanggenyo, sa mga bagay na makalupa. Pero araw-araw, meron tayong dahilan para magbalik loob sa Diyos, para subukang manatili sa langit. Para sa larong langit lupa, no, hindi tayo natataya. Kasi tayo naroon sa itaas. Wala tayo sa ibaba, wala tayo sa lupa. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.